Sa pumapagpalang umaga sa bawat isa sa atin at lalong higit sa ating Panginoon. Ano po? Papuri po sa ating Diyos na buhay at muli po ang devotion po na ito ay nagbumula po sa Door of Faith at Tubuan Pila Laguna sa pamumuno po ng aming pastor, Pastor Paul Jan Lada from Door of Faith Church Lingga at sa buong distrito 6. Ano po? Sa papuri po sa ating Diyos, tayo po ay magpapasimula na po ng ating gawain. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoong Diyos, sa umaga pong ito, sa inyong kabutihan, sa inyong kabanalan, Panginoon, sa inyong pag-ibig, Panginoong Diyos, sa kalakasan na patuloy niyong pinagkakaloob po sa amin, aming Panginoon. At minsan pa, kami po ay nagkakasama-sama para mapapurihan namin kayo at mapasalamatan. Kaya tanging sa inyo lamang po ang papuri, sa inyo po ang pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapako. Hindi mapipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mitigil, ikaw ay malungkot. Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapako. Hindi mapipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mitiin, ikaw ay malungkot. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit para susugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Simula po, mga kapatid. Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapako. Pagpipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mitiin, ikaw ay malungkot. Buong kagalakan, kalayakin paglilingkuran, nahihirapan ba kahit para susugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anong mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man kahit para susugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko,
pag-alam ka, kawal aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Kasama ka pa rin mo, ikaw ang tunay na may ari. Ikaw ang buhay na ito, ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Hallelujah. Purihin kayo aming Panginoon. Anuman nga ang aming sitwasyon, aming Diyos, tunay nga na kayo po ang aming gantimpala. Sa inyo kami titingin, Panginoon, sa anumang sitwasyon ng aming mga buhay. Kaya kami patuloy na nagpapasalamat, patuloy kami nagpupuri sa inyong kabutihan, aming Panginoon. Kaya minsan pa, Panginoon, patuloy namin inaaring tagumpay ang buong gawain na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At ngayon naman po, ibabalik ko na po sa maghahayag ng salita ng Panginoon. Hallelujah, papuri po sa ating Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, higit sa lahat sa ating Panginoon. Yung ating pong pagsasalo-saluhang salita ng Panginoon ngayon ay matatagpuan po natin sa aklat ng mga Korinto, 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Minsan pa po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Simple lamang po ito, mga kapatid, isang paalala lang or pag-encourage sa atin ng ating Diyos. Basahin ko po sa inyo. Sabi po dito, verse 16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Verse 17, ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Purihin po ang salita ng ating Diyos sa umaga pong ito. Hindi na naman po bago sa atin ano po yung salita ng Panginoon na binasa natin kanina. Ngunit gusto lang pong emphasize ng Panginoon, paalalahanan ang bawat isa tungkol dun sa mga sinabi. So, medyo himayin po natin from verse 16, 17, and 18. Sabi po dun sa verse 16 is do not lose heart. Sabi po dito, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming spirito araw-araw. So, nung binabasa ko po siya kagabi ay, at pinag-aaralan ko, pag binalikan niyo po yung buong chapter 4 ng 2 Corinthians, ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo sa kabila ng mga nararanasan nila sa paglilingkod, yung mga hirap, persecution, and lahat ng iba pang mga bagay na kaakibat ng pagsunod sa Panginoon, datapwat nakikita ng iba na parang yung kanilang katawang lupa po ay nanghihina, or sabi nga po dun sa English ay wasting away, ngunit yung kanilang pangloob na espiritu or yung kanilang katawan sa loob ng ay patuloy na pinalalakas ng Panginoon. Sabi nga po dito, huwag daw po tayong mapanghinaan. Yun po yung unang binigay sa akin ng Panginoon na binabasa ko po ito na sa buhay ni Apostol Pablo, if maiintindihan po natin or if nalalaman po natin yung mga nangyari kay Apostol Pablo sa paglilingkod niya o throughout ng journey niya ng paglilingkod, wala pa naman po dito na shipwreck ng ilang beses hinagupit. Ngunit sabi po dito, despite ng lahat ng nararanasan niya, hindi daw po sila napanghihinaan ng loob.
ang kanilang pag-asa po ay nasa Panginoon. Sabi po niya dun sa verse 16, datapwat daw po na humihina yung kanilang katawan. Naniniwala daw po si Apostol Pablo na patuloy na pinalalakas ang kanilang spirito sa araw-araw. So God is renewing them inwardly day by day. Pinapatibay at pinapatatag. Despite of all the trials, despite of all the heartaches, ano po yung mga bagay na nararanasan natin sa paglilingkod, alam po natin yan mga kapatid, kagaya na sinabi ko kanina, paalala na lang po to dahil sa mga tunay na Kristiyano, ang paglilingkod sa Panginoon, kaakibat na na ng mga kahirapan, ngunit nalalaman natin na sa kabila ng kahirapan, doon tayo pinapatatag ng Panginoon, doon tayo hinuhubog. Amin po ba mga kapatid? Basahin po natin sa aklat ng Romans, chapter 5, verse 3 to 5. Romans 5. Basahin ko po sa inyo, Romans 5, verse 3. Sabi po dito, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapan pang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtiyaga. At ang pagtiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen po ba? Sabi po dito, sa kabila daw po ng mga nararanasan, alam naman po yung sabi po ni Apostol Pablo, ikinagagalak daw yung kahirapan na tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtiyaga. Amen. Every time daw po na dumaranas tayo ng mga pagsubok o paghihirap, meron siyang ginagawa sa loob natin. Sabi nga po doon, naalala ko po nung buhay pa po ang Pastor Paul Masaredo, meron po siyang sinabi na kung saan yung blessing daw po ay, minsan akala natin blessing ay material things lang. Kapag pinagpala ka materially, kapag nagkaroon ka ng bagong trabaho, kapag na-promote ka, or kapag lumaki yung sahod mo, dinagdagan, ano po. Ngunit kapag maiintindihan po natin yung salita ng Diyos, ang tunay na biyaya ay yung mga bagay na nakakapagpalapit sa atin sa Panginoon. Amin po. Despite na kahit ba nahirapan ka o sinubok ka o inusig ka, kung ang mga bagay na yon ay nagdulot sa iyo ng pagkakataon o sitwasyon kung saan ikaw ay lalong lalago at mas mapapalapit sa Diyos, yun po ang tunay na biyaya. Amen. Huwag po nating isipin na ang biyaya lang ay nasa mga bagay na mahahawakan natin o nakikita natin. Isang malaking biyaya na minsan hinahayaan ng Diyos na dumanas tayo ng mga malalaking pagsubok na pakiramdam natin, hindi natin kakayanin dahil diyan makikita talaga yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Mas makikita po natin na ang Diyos yung humahawak sa atin. Tama po ba mga kapatid? Tayo pong lahat ay, sabi nga po dun sa pinag-aaralan ko, day by day, dahil tayo ay pag may mga dinaranas tayong pagsubok, dinaranas tayong paghihirap, yung Christ-likeness daw po ay unti-unting na bubuo sa atin. Natatanggal, sabi nga po dun sa salita ng Diyos sa John, yung pruning na tinatawag, kinakat ng Diyos yung ibang mga bagay para tayo ay mas maging kamukha ng Panginoon. Amen. So, ayan po yung, balik po tayo dun sa 2 Corinthians. No po, yun po yung sinasabi po dito ni Apostol Pablo. Kaya wag daw po tayong mawawala ng pag-asa, wag daw po tayong panghihinaan. Despite ng mga nararanasan natin, mga kapatid, hindi ko po alam kung ano po yung pinagdadaanan ng bawat isa. Ngunit ito po yung salita ng Panginoon, binibigyan po tayo ng lakas ng loob na magpatuloy at wag mawala ng pag-asa dahil ang Panginoon ang kasama natin. At nakita niya na ang dulo ng mga panahon, at sabi nga po sa lahat ng naglilingkod sa Panginoon, sa lahat ng mga tinawag ng Diyos at nagtatapat sa Panginoon, ang laging dulo ng ating buhay ay katagumpayan dahil kasama natin ang Panginoon, pinagtatagumpay na tayo ng Diyos. Amin po. Hallelujah. So, dun po tayo sa verse 17, sabi po dito, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen!
Napakaganda po nung verse na ito nung binabasa ko dahil meron po siyang mga adjective na sinabi. Sabi po dun dito yung mga bahagya at panandaliang kapighati ang dinaranas ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Sabi po dito ni Apostol Pablo na tutuwa po ako nung binabasa ko ito kung paano niya dinescribe yung dinaranas niyang kapighatian. Sabi po dito ay bahagya at panandalian lamang. At paano niya dinescribe yung kapalit noon na kapag nakita na natin ang Panginoon sa piling ng Diyos, sabi po dito magbubunga ito ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. So minsan akala kasi natin, naiisip po natin ano, na kapag dumaranas tayo sa pagsubok, dumaranas tayo sa mga problema, parang ang tagal-tagal, parang pakiramdam natin may mga pagkakataon na Lord, ang tagal nung ano, sabi nga po parang ang tagal umumaga, talagang ramdam mo yung gabi, ramdam na ramdam mo yung pagsubok. Pero kapag po ang iisipin natin ay yung mapawalang hanggan, pag i-compare natin siya dun sa eternity na ibibigay sa atin ng Panginoon sa piling ng Diyos, may uunawaan po natin kung saan nagmumula si Apostol Pablo po dito. Tunay nga naman na yung nararanasan natin dito sa mundo na paghihirap sa pagsunod sa Panginoon, ay hindi maihahalin tulad dun sa napakagandang ibibigay sa atin ng Panginoon after ng lahat, pag nahayag na yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen po. Sabi po dito, basahin po natin yung sa Romans 8:18. Saan na tama yung verse? 8:18. Sige. Sabi ko rito sa aklat ng Roma, chapter 8:18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatian ipapahayag sa ating balang araw. Amen! Amen! Purihin po ang Panginoon. Ulitin ko po iyon. Sabi ko dito, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa ating balang araw. Amen po mga kapatid, yung mga pagtitiis natin, yung mga paghihirap natin, yung mga heartaches na nararanasan natin na kaakibat ng pagsunod ng Panginoon ay hindi kayang mapantayan ng lahat ng iyon kapag nakita na natin ng mukhaan yung ating tagapagligtas. Kaya po yung verse na to kapag pinag-aaralan ko po, ako po mismo yung nai-encourage. Ano po mga kapatid? Dahil kapag iisipin natin talaga yung mga makikita natin pagdating ng panahon, hindi nga, no mind has, ano yan? No eyes has seen, no mind can comprehend yung mga plano ng Diyos, yung mga ipapakita niya sa atin. Kaya magpatuloy po tayo mga kapatid. Sabi po dito yung mga panandali, yung mga kapighatian daw po natin ay panandalian lamang. Pag dumadating ang panahon at pagkakataon na pakiramdam natin, tayo ay lulugmok na, parang nahihirapan tayo, talagang bibigay na tayo. Maging kalakasan po natin yung salita ng Diyos sa araw na ito, sa umagang ito, na yung nararanasan natin ay hindi yan magpawalang hanggan mga kapatid. Dadaanan lang natin yan, hindi tayo dito. Panandalian lang ang lahat ng bagay, yung storm ay mahuhupa din, yung bagyo na naranasan natin ay huhupa din. At kung saan, kapag napagtagumpayan natin ang buhay na ito sa paglilingkod sa Panginoon, higit pa dun sa naisip natin yung makikita natin or maibibigay ng Panginoon. Kagaya nung kinanta natin kanina, no, ang gantimpala natin ay ating Panginoon. Huwag po nating isipin yung mga nandito lang, yung hirap lang, kapighatian. Actually, kagaya nung sinabi natin dun sa verse 17, kapag ang utak natin ay nakatuon sa Panginoon, yung mga gantong kapighatian, yung mga bagay na pag-uusig or kung ano man yung mga dinaranas natin, talaga namang hindi ka mapanghihinaan. Alam niyo mga kapatid, kaya tayo na panghihinaan minsan, ang ating kaisipan ay nakatuon na lang doon sa sitwasyon. Minsan kailangan nating mag-step back at hindi tignan yung sitwasyon at
mag-focus dun sa mga bagay beyond the situation. Ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon? Ano ang ihahayag sa atin ng Diyos? Ano pa yung gagawin ng Panginoon? Dahil sabi nga po dun sa salita ng ating Diyos, hindi ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Amen po ba? Amen. And hindi po nagkakamali ang ating Panginoon. Binibigay niya sa atin o hinahayaan niya na maranasan natin yung sitwasyon, hindi para ilugmok tayo, hindi para pabagsakin tayo, bagkus para tayong lahat ay patatagin sa pananampalataya, mas magamit ng Panginoon, mas makita sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos, na after nung bagyo, hindi na ikaw yung makikita, may nagbago na sa atin, nakikita na yung glory lalo ng Diyos sa buhay natin. Minsan ginagamit yun ng Panginoon noon para makita ng ibang tao yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Kaya po wag po tayong panghihinaan. Bagkos lalo po na tayong ma-excite kapag dumarating yung bagyo, yung pagsubok, lalo tayong ma-excite kasi may ginagawang kakaiba ang Diyos. Meron siyang pine-prepare na malaking bagay para na mararanasan natin, makikita talaga natin. Amen po. Hallelujah. Basahin naman po natin yung 1 Peter 1:3-5. Unang Pedro chapter 1 verse 3-5. Unang Pedro. Kung pong sinasabi sa aklat ng Unang Pedro chapter 1 verse 3-5, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng tema ng di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Verse 5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kahandang ihayag sa katapusan ng panahon. And ulitin ko lang po, bigyan ko lang po ng highlight. Sabi po dito na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Hallelujah! Papuri sa Panginoon. Sabi po dito, meron daw pong inihanda ang Panginoon para sa atin. Ano daw po yung inihanda? Yung kayamanang di masisira at walang kapintasan at di kukupas. Amen. Yung mga kayamanan dito sa lupa na nakikita natin ay lahat yan ay temporary at kukupas. Ngunit ang inihanda sa atin ng Panginoon ay mas higit pa doon. Yun po yung ating tignan. Amen. At sabi po dito, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Napakaganda po ng verse na yun, kaya sinama ko na. Dahil tunay po ito, amen, ang mga tunay na lingkod ng Diyos, dumating man ang pagsubok, pagbagsak, dahil tayo ay nasa kamay ng Panginoon, iniingatan tayo ng Diyos. Amen. Kaya tayong ingatan ng Panginoon. Ngunit syempre, despite na kaya tayong ingatan ng Panginoon, tayo din mismo ay gumawa at kumilos ng naayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po. Hallelujah. Dito na po tayo, last na po ito. Sabi po dun sa verse 18, ito po talaga yung magiging yung pinakadulo nung binasa natin. Kasi kaya naman hindi nawawala ng pag-asa si Apostol Pablo, at kaya dun sa nasabi niya yun sa verse 16. At ang dahilan kung bakit naisip niya or pinanghahawakan niya na yung mga afflictions ay momentary lang din, ito po yung kanilang kaisipan. Sabi po dito sa verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen! Amen! Amen. Sabi ko nga po nung nanalangin ako nito, technically pag binasa mo siya at ikaw ay mga ilang taon ng Kristiyano, sabi ko, Lord, ano to eh, parang hindi na bago dun sa bawat isa. Ngunit ito ay nagbibigay sa atin ng paalala
at encouragement na huwag nating tignan yung mga bagay na naririto sa mundo. Bagkos ang ating paningin at ang ating kaisipan ay ituon natin dun sa mga bagay na hindi pang dito. Amen. Mga kapatid, kagaya po ng sinasabi ng salita ng Diyos, hindi tayo taga dito sa lupa. Amen po. Huwag po natin masyadong pagpukusan yung mga bagay na naririto, na nakikita natin. Kaya minsan tayo ay pinanghihinaan kasi nandun na tayo sa pagkakataon na nakatuon yung ating kaisipan, yung ating paningin sa mga nakikita lang natin. At kalimitan, kapag nandun tayo nakatuon, doon tayo nadidisappoint, doon tayo nadidiscourage, doon tayo nawawala ng lakas ng loob na, Panginoon, bakit parang wala pa rin nangyayari, ginagawa ko naman yung kalooban nyo. Panginoon, bakit ganito pa rin yung sitwasyon ko, ginagawa ko naman, nananalangin naman ako, ganito naman yung ginagawa ko. Kasi minsan, ang gusto ng Panginoon ay hindi natin tignan yung mga bagay na naririto. Amen po. Ito po yung sinasabi ni Pastor, ni Apostol Pablo. Ano? Sabi po dito, yung salita daw po na yung nakatuon, naka-fix yung kanilang mata. Sabi po dito, ang Greek word daw po niya ay skopeo, na ang ibig sabihin ay to look at, contemplate, consider, and take heed. Doon talaga sila naka-fix. Ayun yung pinagpo-focusan po nila. Ano po? Talagang hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon na yung kaisipan mo ay panglupa pa rin. Talagang madi-disappoint ka. Amen. Kagaya sabi dun sa Romans, kailangan ma-renew ng ating kaisipan. Kailangan nating maunawaan na yung mga bagay na nakikita natin ay hindi lang yan yun. Hindi yan yung end ng mga bagay or yung end ng story. Kung yung sitwasyon natin ay pangit ngayon, hindi pa end yung story doon. Kung may mga kakulangan tayo sa ating buhay, financially o kung ano man, naniniwala po ako na sabi po ng pastor na napakinggan ko noon, ang buhay ng Kristiyano ay laging tagumpay sa dulo. Amen. Kapag hindi pa daw victory yung dulo, hindi pa daw yun yung tagumpay. Kaya kapag tayo ay mga tunay na mananampalataya ng Panginoon, yung mga pag-uusig at problema, ano na lang yan, hindi na natin masyado, although nararanasan natin, hindi po natin sinasabi na hindi tayo nanghihirapan, nararanasan natin yan, ngunit hindi tayo doon nakafocus, hindi yun yung bagay na tinitignan natin, bagkos yung hope natin at yung pag-asa natin ay nakatuon doon sa bagay na beyond sa nakikita natin. Amen po. Sabi po dito, ang ating mga paningin ay patuloy nating iset. Yung mga pains, yung mga heartaches and everything, lahat yun ay matatapos lang. At ito po, naniniwala ako, dito po tayo magtatapos. Sa Hebrews 12:2. Alam na po natin ito. Bilang dulong verse ko. Po, ang sinasabi sa aklat ng Hebreo, chapter 12, verse 2. Ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya na kasalanan ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono. Amen. Gusto ko pong bigyan ng diin yung sinasabi dito na ituon daw po natin yung ating paningin sa Panginoong Jesus. Amen. Hindi sa ibang mga bagay, hindi sa mga sitwasyon, hindi sa kapatiran, hindi sa kung ano man na nakikita natin. Bagkos lagi nating ipaalala sa ating sarili, ano po, na ituo natin yung ating paningin sa Panginoong Jesus. Amen. Ayun yung goal natin, ayun yung dulo ng takbuhin natin. Huwag natin pong isipin yung ibang mga bagay. Huwag tayong mag-focus dun sa mga nakikita natin habang naglalakad tayo or habang tumatakbo tayo dun sa race na in sinet before us.
Lagi tayong tumingin dun sa goal na isinet na nakalagay dun sa dulo ng buhay ng paglilingkod natin, which is ang Panginoong Jesus. Amen po. Kapag yan po yung ating laging iniisip, kapag yan po ang laging nasa utak natin, hindi po tayo talaga panghihinaan. Amen po. Amen. Purihin po ang salita ng Panginoon. And purihin po ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Yan. Hallelujah. Papuri sa ating Diyos. Salamat po sa inyong salita na hayag sa umagang ito, sa reminder nyo at encouragement sa bawat isa na sa anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, lagi namin ituon ang paningin namin sa inyo, Panginoon. Patuloy ko pong dinadalangin yung mga kapatira na nanonood sa umagang ito. Hawakan nyo nga po sila, Panginoon. Hindi po namin nakikita, hindi ko po personally na iintindihan na uunawaan o nalalaman yung pinagdadaanan ng bawat isa. Ngunit kayo, o Diyos, na nakakakita at nakababatid ng lahat, naniniwala ako na patuloy nyo nga po kaming palalakasin, patitibayin hanggang sa dumating ang panahon kung saan kami inyong kukunin at makikita namin kayo. Salamat po aming Diyos sa inyong mga salita, sa inyong pagpapala. Pagpalain nyo po yung mga nanonood at nakikinig, makikinig at manonood pa ng live devotion na ito. Sa inyo po ang aming papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Papuri po sa ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po.